So, good afternoon to each and everyone. We are the last group and me and my partner will discuss about contextualization in curriculum. But before we dive into that discussion, here are our objectives. First, we identify the initiatives of DepEd and its legal basis in relation to contextualization. Explain the process of contextualization, cite the importance of curriculum contextualization, and discuss the policy guidelines in classroom assessment. Now, let us think. What do you know about curriculum contextualization? What is localization? What is indigenization? So, contextualization refers to the educational process of relating the curriculum to a particular setting, situation, or area of application to make the competencies relevant, meaningful, and useful to learners. So, ang pagkalahatan, ang contextualization ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga aralin sa pamamagitan ng pagkonekta sa totoong buhay kung saan mas naintindihan ng mga mag-aaral, ng mga learners kung bakit at bakit mahalaga ito at paano ito magagamit sa kanilang mga buhay. And sa previous lesson natin na-discuss na iba't ibang group, yung iba't ibang 21st century skills. So nabanggit ng ibang group, group of Miss Crisel, yung problem-solving skills and authentic skills wherein nai-re-relate natin yung gawain nila sa real-life settings. So, for example, rather than giving the teaching material mathematic formulas in abstract, contextualization might involve applying to those formulas to real life problems like budgeting, engineering, and data analysis. And according nga to John Dewey, learning by doing. So, habang ginagawa ng mga mag-aral o learners yung mga bagay na pinapagawa natin ay tututo din sila. Next, let's move on to initiatives before K-12. So, noong 1998, ito nagpo-focus na ang improving elementary education by incorporating stories in reading materials sa pamamagitan ng pagpapahalaga ng kultura at sining, sa pamamagitan ng mga subject na math, science, AP, or HECASI sa elementarya. Next ay yung 2002 to 2007. Ang Basic Education Enhanced for Mindanao ay to support educational needs of the tri-people perspective. Ito yung Muslim, Christian, and Dumad. Sa parang ito ay naunawaan o natatanggap ang iba't ibang kultura sa Mindanao upang mataguyod ang pagkakaisa at kapayapaan. Kasi nga alam naman natin sa Mindanao na may iba't ibang relihiyon. Number 3, 2005, strengthening the implementation of Visayas education. Yung goal ng ating government dito ay upang mapabuti ang edukasyon sa Visayas region. So kapag sinabi natin na systematic effort on localization, ito ay tumutukoy sa pagpapatupad ng organisasyon at maayos na mga hakbang o estratehiya upang tugunan ang pangangailangan ng isang tiyak na rehiyon o localization. Number 4, 2001 to 2014. So, ang programa ng Pilipinas ay upang tugunan ang pangangailangan sa edukasyon ng mga katutubo at mga Muslim. So, kahit kabilang ka sa isa sa ethnic group na yan, na you have the right to access quality education provided by the government. So, the school or the government schools will not force you to give up your religion para lang makapag-aral ka sa kanila. So, in short, everyone has the right to education regardless of the race, background, color, and other factors. K-12 Philippine Basic Education Curriculum Framework. Ito yung philosophical and legal basis. So, yung first one na Republic Act of 10533, alam ko na nakinig kayo sa sa explanation ni Binibining Sharon doon, kaya alam na natin kung ano ito. Pero ulitin ko, ito ay yung pag-exceed ng number of years sa ating edukasyon. Ito na yung meron na tayong senior high sa high school. Ayan. At ang Kindergarten Act naman, ito yung
ini-ensure ng government natin every children has access to kindergarten education bago sila mag-jump sa grade 1. Kung noon ay kahit hindi ka nag-kinder ay nag-jump ka na sa grade 1, ngayon na hindi na pwede yon. Next ay ito yung 1987 Philippine Constitution. Ito din ay naiulat na ni Ginoong Jeremy kung kaya't alam na natin ito. Ito ay yung ini-ensure ng government ang right to education to all Filipinos, mandated na yung government yung magbigay ng free and quality education, pero ito ay sa government or sa government schools na lang or yung public schools. Sa mga private, meron din sa private na konti na binibigay na nilelesen sa mga tuition ng mga estudyante. So kapag high school ka tapos nasa private school, meron yung sinatawag nilang voucher na kung saan nalelesen yung babayaran mo sa school. Yan. Kasi nga private. Next is yung BP232 Education Act of 1982. Ito yung nagpro-provide din ng education to all citizens, which is also promote moral values, citizenship, education, aiming to instill sense of responsibility. So, in short, ito yung mga subject na tinetake natin sa elementary and high school. Meron tayong values, religion, mga mape, 'di ba? And sa pamamagitan ng mga subject na ito ay nakakaroon tayo ng sense of manners, mga values and many more. Next is yung RA 9155, o Governance of Basic Education Act of 2001. This ensure to empower local communities to participate in decision-making process related to education. Kasi nga we live in democratic country, kaya we have the right to speak to our we have the right to speak, and sa pamamagitan ng pagsabi ng mga hinaing natin ay natutugunan ito ng ating gobyerno kahit hindi naman lahat. So for example, dito ay ang ating PTA meeting, assembly, workshop, seminar, and many more. Next is the vision mission statement of DepEd. So, kung nabasa nyo yung vision and mission ng DepEd, ay ito yung sinasabi nila na to ensure or to prepare yung mga students natin, yung mga learners natin, for them, ay for their future life and their future career. Next is yung SUTELE 1976. This focus on improving the organization and utilization of teaching equipments in the environment. So kung noon ay gumagamit tayo ng mga traditional na kagamitan, yung mga paper and pencil, ngayon ay nag-provide yung government natin ng mga support materials. Ayan. So for example, yung mga HDMI. Yeah, pwede rin yung projector, yung flat screen, mga ganyan. Next is the EDCOM report of 1991. Ito naman is yung binibigyan din nito ay ang pagpapabuti ng access, kalidad, at pagkapantay-pantay sa sistema ng edukasyon. So dito is pareho lang siya sa 1987 Philippine Constitution. Ito yung giving the freedom sa mga learners or yung access nila sa quality education. Next is yung basic education sector reform or reform agenda or the BESTRA. This aim to enhance the Philippine education system through comprehensive reform. So kapag sinabi natin comprehensive reform, ito yung mga education reform na nagfo-focus on inputs. Diba? So, noon is nagpo-focus tayo sa inputs ng mga students natin. Pero ngayon ay nag-focus na tayo sa output mga students natin. Like for example is yung achievement ng students natin. Diba? Next is yung Four Pillars of Education by UNESCO. So, ang four pillars ng education ay ito yung learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to
B. Next, we move on to the nature of learner. Kapag sinabi natin na yung learner natin o yung mag-aaral natin ay nakikinig, hindi ibig sabihin na tumatanggap lang sila ng mga impormasyon, kundi sila din ay natututo. Sapagkat kapag nagamit ng mga mag-aaral ang natutunan nila, ay nagiging aktibo sila na nakakabuo ng kanilang pagpapakahulugan, pagpapasya at kaalaman. Next, needs of national and global community. So, hindi ko na i-explain to kasi this is understandable naman na. So, let's move on to the needs of learners. So, ito yung mga kailangan ng mga learners at alam naman na natin ito. Yung life skills, yung self-actualization, ito yung pinakamataas sa Maslow hierarchy of needs, diba? Preparation of the words of the work, entrepreneurship, and higher education. Now, let's proceed to holistically develop Filipino with 21st century skills. So, alam naman na natin yung skills and also learning areas. Meron dyan yung mga subject na kailangan natin. Tinitake natin sa elementary, high school, and also ngayon. And then sa skills, meron din dyan information, learning, and life skills. And these skills and learning areas, kapag kinumbine natin niya, magkakaroon tayo ng iba't ibang knowledge, magkakaroon pa tayo ng idea, and also it will support, enhance our critical thinking, and it will help us in our future career. Hindi lang sa future career natin, sa profession natin in the future, pero ito din ay kinakailangan natin sa everyday life natin. Yan, for example, yung language. As a future educator, puhunan natin yung language or communication, and also kailangan din natin as a future teacher yung skills na information media and technology, which is tinutulungan tayo para may deliver natin yung kailangan natin i-deliver sa ating mga learner, and ginagamit natin ito sa loob ng ating classroom, hindi lang sa loob kundi pa rin sa labas. Let's move on. Curriculum support system. Kita naman natin dyan sa presentation na meron, unang-una pa lang ay nandyan na ang teacher, sapagkat sila yung nagfa-facilitate, sila ang nag-guide sa students. And yung materials, facilities, and equipment, sa pamamagitan ng mga materials, support materials, ay naipapahayag natin yung mga mensahe, mga knowledge na gusto nating impart sa ating mga students. So, for examples, yung pagkamalikhain natin, nakakagawa tayo ng mga instructional materials. Next is yung ICT environment. In our generation ngayon, we live in 21st century, kung kaya't mostly na sa atin ay gumagamit na ng teknolohiya. Kung kaya't nai-impart din natin yung mga knowledge natin sa paggawa ng mga ICT or paggamit ng mga ICT na tools, para mas engaging, mas interactive yung klase natin. Katulad ngayon na gumagamit tayo ng blended learning dahil nga sa init ng panahon. Kung kaya't kahit nasa malayo tayo, nakapagturo pa rin tayo, nakikipag-interact pa rin tayo sa ating teacher. Next, yung assessment. So, pag sinabi natin assessment, ito na yung evaluation natin, in-evaluate natin yung kaalaman ng estudyante, kung meron ba silang natutunan, kung sila ba ay nakikinig sa ating talakayan. Next, in school division technical assistance, ito yung ini-involve natin yung school natin to provide support and guidance to educational situations to enhance community industry relevance and foster partnership for effective learning outcomes. So, nabanggit dyan ang community industry and relevance partnership. Kumbaga, ang school natin ay nakikipag-partnership din siya sa iba't ibang paaralan for us to have support system sa, for example, sa tutorial, sa pag-manage ng mga intern or yung pagtuturo ng mga nasa fields na, for example, yung mga futures natin na nasa iba't ibang schools na nakikipag-partneran natin, 'di ba? So next, let's move on to the features of K-12 curriculum. So
kung noon ay teacher-centered, ngayon naman ay learner-centered, inclusive, and research-based. Nagiging flexible na din tayo and adaptable, syempre. And we use also the ICT-based and global. Standards and competency-based, seamless, decongested, culture-responsive and culture-sensitive, integrative and contextualized, relevant and responsive. Now, let's move on to DepEd mission. So, DepEd mission is to ensure every Filipino rights to quality, equitable, culture-based basic education where students learn in safe, motivating environment and ine-ensure ng mga guro na yung student natin ay comfortable siya sa kanyang paligid and syempre, yung teacher nga, ang sabi natin kanina, sila yung nagfa-facilitate, nag-guide sa his students. And sabi din natin kanina na ang mission ng DepEd is to prepare the learners and students to their future career and to, syempre, to their lives. So, kapag pinumbay natin tong administration and staff serve as steward fostering an enabling environment for effective learning while families and communities and stakeholders are actively engaged in developing lifelong learners, sharing responsibility for education. So, meron tayong tinatawag dyan na, sa elementary, tinatawag natin na brigada eskwela. Diba? So, dito nakikita natin yung mga pagtutulungan ng mga administration, staff, family, and community. Isa pa dito is yung donation sa pagpapatayo ng mga gate sa school. Diba? Kaya kung mapapansin nyo kapag may gate kayo sa school, meron yung donation from kagawad, yan ito, ganyan. Next is current initiatives. So, ano ba yung meron tayo ngayon? So, syempre, yung meron tayo ngayon, alam na natin yan. Unang-una dyan ay ang K-12 framework na ngayon ay magiging K-10 na. Diba? So, sa K-12 ay na-carry niya yung mother tongue base. Ito yung isang subject na idagdag sa elementary na kung saan papag-aralan ng mga grade 1 hanggang grade 3 ang mother tongue. Nadagdag din sa ating curriculum sa high school yung senior high, kadagdagang or increasing year of pag-aaral yan. And sa senior high, meron tayo dyan mga strand, yung GAS, UMS, STEM, ABM, and others. And next is yung programs. So, syempre, yung programs, alam na natin yan. Meron tayong IPED. Ito yung mga indigenous people. So, this IPED education program is to seek and to provide IPED people the right and knowledge at the great appreciation to their culture. Hindi natin pipilitin yung mga IPED na, ay, hindi ka papasok sa school kasi nakaganyan ka, nakabahag ka, etc. So, sabi ko nga, we live in a democratic country and also we provide, government provide equality education. Next is the Muslim. So, sa Muslim ay meron din silang tinatawag na Islam education. Ito nag-aaral yung iba nating mga kababayan na Muslim. Next is yung SPED or yung Special Education Program. Ito ay ito yung program para sa mga may special needs na kung saan binibigyan din natin sila ng right to education. Yan. Special Interest Program. This program offer student opportunity to learn from expert in their field to gain hands-on experience, to network with other students and professionals. And dito, yung pinaka-alam natin na example para sa akin, ito yung research na kung saan ito na yung kalakalan natin ngayon para umangat and many more. So, dito sa research is pwede tayong makipagsalamuha sa mga professionals and ma-invite sila to give tips, to give their experience kung paano nila nagawa yon, paano nila na-achieve, and many more. So, dito nagkakaroon na tayo ng collaboration, interactive sa ating mga speakers. And pwede din tayong
mag-join sa seminar, workshops, and others. Next is yung ALS, Alternative Learning System. Ito ay nag-provide ng learning or education sa mga students na na-drop out na sa school or hindi na pumapasok sa school or hindi na ayaw na pumasok sa school. So kapag nag-drop out ka, pwede kang mag-aral sa ALS para makisabay o makasabay ka ulit sa mga batch mo. Ayan. And sa learning areas natin ay meron na dyan yung mga subject na nagko-contain ng knowledge and skills that we may use in our everyday lives like math, communication, language, and many more. Kaya nga meron tayong mga English, Filipino, mga ganyan, minor and major na subject. Ayan, so let's move on to contextualization. This will be discussed by Ms. Lucia. Yan, so thank you for listening.